Halina't magdilang, makinig at matuto, kasama si Teacher Vicky. Magandang araw! Kumusta na kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa asignaturang Mathematics para sa ikalawang bainang. Ito ay napapaloob sa ikalawang markahan, Module 1, at ito ay MELC-Based. Ang paksa natin sa araling ito ay Subtracting 2 to 3 digit numbers without and with regrouping. Ang module na ito ay naghahanda sa mga mag-aaral upang matutunan ang pamamaraan ng pagbabawas o subtraction ng may pagpapangkat at walang pagpapangkat. Mahalaga na gabayan sila sa pag-aaral ng proseso ng pagbabawas. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe. Matapos ang module na ito, ikaw ay inaasahang nakapagbabawas ng bilang na may 2 hanggang 3 na bilang o digit mula sa minuends na hanggang 999 ng may pagpapangkat at walang pagpapangkat. Handa ka na ba? Simulan na natin ang aralin! Ano ang ibig sabihin ng pagbabawas o subtraction? Ang pagbabawas o subtraction ay isang operasyon o pamamaraan ng pagkuha ng bilang mula sa isang mas malaking bilang. Ang pagbabawas ay maaaring gawin ng may pagpapangkat at walang pagpapangkat. Ngayon, alamin muna natin ang mga bahagi ng subtraction sentence. Sa bilang na 245 bawasan ng 32, ang bilang na 245 ay ang tinatawag nating minuend. Ang minuend ang tawag sa bilang na binabawasan. Ang 32 naman, ito ang tinatawag nating subtrahend. Ang subtrahend ang tawag sa bilang na binabawas sa minuend. At ang magiging sagot nito ay ang difference. Ito ang tawag sa sagot ng pagbabawas o subtraction. Ito naman ang simbolo o bananda na ginagamit sa pagbabawas. Ang representasyon ng mga larawan at pagpapangkat ng sandaanan, sampuan at isahan ay nakatutulong sa subtraction o pagbabawas ng 2 hanggang 3 digit. Narito ang mga pamamaraan sa pagbabawas o pag-subtract ng 2 to 3 digit. Step 1. Para makuha ang difference ng 2 to 3 digit, unahing bawasin ang isahan o 1 digit. Halimbawa, ang bilang na 245 bawasan ng 32, ang bilang na nasa isahan ay ang 5 at 2. Ito ang muna nating babawasan. Isunod ang sampuan o tens digit. Sa halimbawa natin, ang bilang na 4 at 3 ang nasa tens digit. Ito ang kasunod nating ibabawas. Panghuli ang sandaanan o hundreds digit. Sa halimbawa natin, ang bilang na 2 ang nasa 100. Pangalawang step, kung ang numero sa minuend ay mas mataas o magkatulad lang sa subtrahend, ay pwede nang pagbawasin ang magkatapat na bilang. Sa halimbawa natin, ang minuend na 245 ay mas mataas kaysa subtrahend na 32, kaya maaari na tayo magsimulang magbawas. Ang prosesong ito ay tinatawag nating without regrouping. Step 3, ibawas ang 32 sa 245. Upang makuha ang sagot, bilangin ang mga natira. Ilagay natin ang bilang sa place value chart para mas mabilis nating mabilang. 245
pagbabawasan ng 32. Unahin natin ang nasa ones place. Ito ay ang digit na 5 at 2. Kung ang 5 bawasan ng 2, ilan ang natira? Tama, 3. Ang kasunod ay ang sa tens place. Ito ay ang digit na 4 at 3. Ang 4 bawasan ng 3, ilan ang natira? Tama, 1. At ang panghuli ay ang nasa 100. Ito ay ang bilang na 2. May ibabawas ba tayo sa 100? Wala, kaya kopyahin lang natin ang bilang na 2. Kaya kapag ibawas natin ang 32 sa 245, ang sagot ay 213. Paano naman kung may pagpapangkat? Halimbawa, ang bilang na 215, bawasan ng 62. Katulad ng walang pagpapangkat, unahin natin ang nasa isahan o ones place. Sunod sa pagbabawas ang nasa sampuan. At ang panghuli ay ang nasa sandaanan o hundreds. Ngayon ay ibawas ang 62 sa 215. Upang makuha ang sagot, bilangin ang mga natira. Ilagay ulit natin ang bilang sa base value chart. 215 bawasan ng 62. Ang una nating gagawin ay ibabawas ang mga bilang na nasa isahan o ones place. Ito ay ang bilang na 5 at 2. Kung ang 5 bawasan ng 2, ilan ang natira? Tama, 3. Ngayon naman ay ang nasa sampuan o tens place. Ito ay ang digit na 1 at 6. Maaari ba nating ibawas ng 6 sa 1? Tama, hindi pwede dahil ang 6 ay mas malaki kaysa 1 na minyuwen. Ano ang gagawin natin? Ang gagawin natin ay manghihiram tayo mula sa hundreds place. Manghihiram tayo ng 1 sa hundreds place na 2. Kaya itong 2 ay magiging 1. At ang itong 1 naman na nasa sampuan ay magiging 11. Ngayon ay maaari na nating ibawas ang 6 sa 11. Ano ang sagot? Tama, 5. Ngayon naman ay ang bilang na nasa sandaanan. Ito ay ang 1. May ibabawas ba tayo dito? Tama, wala. Kaya kopyahin lang natin ang bilang na 1. Ang sagot dito ay 153. Sa panghalimbawas na may pagpapangkat, ibawas ang 301 sa 330. Ilagay muli natin sa place value chart ang mga bilang. 330 bawasan ng 301. Gaya ng ginawa natin dati, magsisimula tayo sa isaan. Ito ay ang digit na 0 at 1. Maaari ba nating ibawas ang 1 sa 0? Tama, hindi maaari. Kaya manghihiram tayo ng 1 mula dito sa sampuan na 3. Kaya itong 3 ay magiging 2 na lang. At ang itong 0 na nasa isahan ay magiging 10. Ngayon, ibawas na natin ang 1 sa 10. Ano ang sagot? Tama! Ang sagot dito ay 9. Ngayon, dito naman tayo sa sampuan. Ito ay ang bilang na 2 at 0. Ano ang sagot dito? Tama, 2. At ang panghuli ay ang digit na nasa sandaanan. Ito ay ang digit na 3 at 3. Kung ang 3 bawasan ng 3, may natira pa ba? Magaling! Wala na, kaya wala na tayong ilalagay dito na 0.
kapag ibawas natin ang 301 sa 330, ang matitira ay 29. Ngayon naman, para sa iyong pagsasanay, subukan mong gawin ito. Isulat ang tamang difference ng mga sumusunod na bilang. Unang bilang, 859 bawasan ng 765. Subukan mong gawin ito. Nagawa mo na ba? Ano ang sagot mo? Kung ang sagot mo ay 94, tama ka. Paano natin nakuha ang sagot na 94? Tingnan muli ang mga bilang na nasa place value chart. 859 bawasan ng 765. Ang unang gagawin, saan tayo magsisimula? Tama, sa isahan. Ang siyam ay bawasan ng lima. Ilan ang natitira? Tama, apat. Ngayon, isusunod natin ang nasa sampuan. Ito ay ang digit na lima at anim. Ang anim ba ay maaaring ibawas sa lima? Tama, hindi. Ano nga ang gagawin natin? Magaling, manghihiram tayo ng isa mula sa 100. Ito ay ang digit na 8. Manghihiram tayo ng isa, kaya ito ay 7 na lang. At ang itong 5 ay magiging 15. Ngayon, maaari na nating ibawas ang 6 sa 15. Ano ang sagot? Tama, kung ang 15 bawasan ng 6, ang matitira ay 9. Ang panghuli ay ang sasandaanan. Ito ay ang digit na 7. Kung ang 7 bawasan ng 7, may natitira pa ba? Wala na. Kaya ang sagot natin ay 94. Kasunod na bilang, subukan mo sagutan ito. Naisulat mo na ba ang sagot? Ano ang sagot mo? Ang sagot mo ay 451. Tama ang iyong sagot. Kasunod na bilang, 558 bawasan ng 348. Naisulat mo na ba ang sagot? Kung ang sagot mo ay 210, magaling! Tama ang iyong sagot. Tandaan mo ito. Sa pagbabawas ng 2 to 3 digit numbers, unahing ibawas ang isahan o ones, kasunod ang sampuan o tens, at panghuli ang sandaanan o hundred. Sa subtraction, ang minuend ay ang bilang na binabawasan. Ang subtrahend ay ang bilang na ibabawas mula sa minuend. Ang sagot sa subtraction o pagbabawas ay tinatawag na difference. Ngayon, subukin natin ang iyong galing. Sulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Kaya mo ito! Unang bilang, ano ang difference kung ibabawas ang 825 sa 952? A. 217 B. 127 C. 712 D. 172 Pangalawang bilang, ano ang sagot kung ang 543 ay ibabawas sa 784? A. 124 B. 421 C. 241 D. 441 Pangatlong bilang, ibawas ang 59 sa 189. A. 130 B. 120 C. 310 D. 119 Pang-apat na bilang,
ibawas ang 90 sa 190. A, 200. B, 100. C, 90. D, 10. At ang panglimang bilang, bawasan na 620 ang 980. A, 370. B, 170. C, 970. D, 360. Husay ng ginawa mong pag-aaral. Binabati kita! Thank you for watching. See you in our next class. Paalam mga bata. God bless. Keep safe. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and click the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong videos ko.